Isa na namang katarantaduhan sa pagpapatupad ng mga protocol. Eh, by the way, by Monday siguro, ipapatupad na raw yung uniform na curfew. O di, todas na naman ang mga trabaho nito, di ba? Marami na naman ang mapeperwisyo. Uniform, alas 10 ng gabi, curfew na. Hanggang alas 5 ng umaga, mga kaibigan. So, hindi na naman pwedeng maglalabas ang tao. Pero kasama sa mga ipinatutupad na protocol na kagaguhan ngayon, itong bawal yung public display of affection. Tawag nila PDA. Public display of affection. Bawal yung maghalikan kayo sa publiko. Bawal kayong mag-akbayan. Bawal din mag-holding hands, mga kaibigan. Ito'y kagagawa ng mga siraulo ito eh. Inibali yun, wala namang bihira naman yung taong gumagawa, nagtutukaan sa ano, di ba? In public. Pero, kalimitan niya kung hindi magkaakbay, magka-holding hands. Ibig sabihin, kaya nag-holding hands yan, nag-aakbayan yan, magkakilala yan. O kaya, higit pa sa magkakilala yan. Maring girlfriend niya yan, at maaring mag-asawa yan. Di ba? Akalain mo pati yung pinagbawal, kundi mga gago ito. Ang katwira nila, sa bahay na lang daw yung gawin. Gago! Sira pala ulo nitong mga taong ito. Asawa mo yung kasama mo. Hindi mo hawakan. Kumada pa yun. Di ba? Pati yung, yung kabutihang asal di ba? Mga kaibigan, nawala na eh. Pati yun ginagawang illegal eh. Oh. Di ba? Pero yung mga droga, okay lang eh. Yung mga sugalan, okay lang eh. Ha? Sabong? O sige. O, kasino? Iyan ang pasaran nyo, yung kasino. Di ba? O, isa pa yan sa pwedeng nagkakalat ng COVID eh. Mga kaibigan. Isipin mo yun, oh. Paano kung kasama mo yung matanda, hindi mo pwedeng hawakan? Kumada pa yun. Ha? Paano yun? Yung buntis, hindi mo pwedeng iatid sa ospital. Ha? Bawal hawakan, bawal mag-holding hands. O kaya lalaya mo sa braso. May gago, no? Mga kaibigan. Yun daw gawin sa bahay. Kung magkakahawahan yun dahil sa ganun, kahit hindi sila sa karsada nila gawin yun, kahit sa magkakahawahan pa rin yun. Hindi ba gago itong mga ito? Talaga magkakahawahan yun dahil magkasama sa bahay yun eh. Ang daming kalokohan itong mga buwisit kayo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! At di ba may talumpati kaninang napanood natin sa telebisyon? Ewan natin kung saan yun na sinasabing nagbiro daw si... Di ba may mga biro na kuhan na ang biro... Teka... Anong tawag dito? Yung biro... Pag sinabi mong joke, di ba? Ano ibig sabihin nun? Di ba biro? Yung joke. Sabi...
Kwan, meron, ito tanong ko, pag sinabing joke, di ba biro yun? Tama? Oh. Meron bang joke na nakakasuka? Di ba? Eh pag nakakasuka, hindi joke yun. Oh, ano example ng joke na nakakasuka? Aba, eh, yung sinabi niya na pinasasabi raw sa kanya ni Bongo, kumare, siya na raw magsabi na gusto niya maging presidente. Tapos sumagot naman si Bongo sa nasa dyaryo eh. Ang sabi, eh, joke lang daw yun ni Presidente Digong nyo. Ba, sa lahat ng joke, yan ang nakakasuka, no po? Ngayon lang ako nakarinig ng joke, hindi nakakatawa, nakakasuka. Ngayon, ito namang OWA, mga kaibigan, Overseas Workers Welfare Administration daw ito, eh humihingi ng pondo na 9 billion. Bakit daw? Kasi raw naubos na yung pondo nila. Ha? Dahil sa quarantine ng OFWs. Kanina rin, pinalabas sa TV yan, di ba, na ano na meron sinundong mga seaman sa barko, sinakay sa tugboat, pagkatapos eh, i-check in sa 5-star hotels, mga kaibigan. Yan yung sinasabi natin nung, kailan ba natin sinabi yan? Kundi kagabi, nung isang gabi, di ba? Na dapat, imbestigahan na yung OWA na yan. Kalahin mo, inubos nila yung pera, ginamit nila, kasabuat yan dun sa quarantine. Sabuatan ng hotel yan, tsaka OWA. Ha? Para masandok nila yung pondo. Para magkaroon ng dahilan na maubos yung pondo na katulad ng sinasabi nila. Mga kaibigan, mantakin mo. Nagku-quarantine sa mga hotel, sa mga motel. Ha? Bakit kayo nag-quarantine dyan? Ba't nyo ginawang quarantine yan? Eh, ang laki ng bayad dyan. Ha? Pinayaman yung mga motel, hotel, sa panahon ng pandemya habang napakarami ang nawala ng hanap buhay. Diba sinasabi ngayon eh, humigit kumulang sa 4.5 million ang nawalan ng trabaho. Ako, hindi ako naniniwalang ganun lang ang dami ng bilang ng nawalan ng trabaho dito. Baka sobra pa dyan, mga kaibigan. So, bakit biglang-bigla pagkatapos natin banggitin, eh sinasabi nila ngayon, said na pondo. Diba? Dapat lang imbestigahan ito. Ha? Tiyak na ito'y one for you, one for me. Ha? O kaya, one for you, ten for me. Yan, OWA, mga kaibigan. Oh, bakit wala nag-iimbestiga dyan? Takot ba mag-imbestiga mga senador? Ha? Bakit kayo takot mag-imbestiga dyan? Kumukuha ba kayo ng pera dyan? Merong balita tayo na pinagmumura daw ni Presidente Digong nyo ang isang cabinet secretary. Kamakailan ito? Dahil daw, itong animal ay meron na naman pinapasok na project. Sino kaya yung kilala kaya ni Martin Andanar kung sino yung pinagmumura na yan ni Presidente Digong nyo? Sika Percy Lapid, bumabanat. La
Rapid Fire. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Sikwatari Tugade! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buo?